Sa ikalawang round ko, ibig ko lang ipakita sa inyo, mga kababayan, na mayroong mga bagay na sa Biblia, hindi po pwedeng basta hinawakan mo Biblia, binasa mo, ginamit mo, iyon ang nasdo ka na sa totoo. Kagaya halimbawa nung i-claim mo naman na kailangan walang dagdag, walang bawas. Lahat pwedeng mag-claim nun. Pwede i-claim ni Ronald yun, pwede i-claim ni Mr. Chueyon, pwede i-claim yun ni Mr. Valenciano. Pero napapansin ko, sa saksi ni Jehovah, hindi nila sinusunod ito. Itong sinasabi ito. Dito, babasahin ko, mga kababayan. Gayun din naman ang mga babae, magsigayak ng mahinhin damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ang mahahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. Ito'y nasa 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10. Ibig sabihin, kung ang claim natin ay ginagamit natin ng kasulatan, buong-buo, ano, dapat sa saksi niyo, babawal yung mga babae mag-alahas, ha? Yung magsuot ng mga mariringal na damit, magpantalon, dahil ang kailangan ni maringal yung mahinhing damit na may katintiman at hinahon. Yun lahat kami rito, i-claim namin na kami gumagamit ng buong kasulatan at sa tamang paraan. Wala namang aamin dito, mga kababayan, sa amin na kami kung gumamit ay mali, ano? Pero yung application nun, yun ang hinahanap natin sa mga relihiyon. Halimbawa, kagaya ng sinasabi ng Biblia na ako bagay kay nagpakabab, ako bagay nagkasala dahil sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang makataas kayo. Sapagkat ipinangaral ko ang ebanghelyo ng walang bayad. Ikalawang Korinto 11:7. O meron ngayon kapirasong aral lang, papabayaran . Di ba? Yung mga nagpupunta sa mga bus, yung mga nagpupunta sa mga sasakyan, sasakyang bayan, sa mga palengke, sa mga supermarket, sa mga department store, konting daldali, hihingi na ng abuloy. At ang masama ron, ang hinihinga ng abuloy, hindi naman niya kapanalig. Ha? Sapagkat sa Biblia, yung mga hindi kapanalig ng mga apostol, hindi nila kinukunan ng pera yon. Pakinggan nyo dito sa ikatlong Juan, ito po'y nakasulat sa ikatlong Juan, at ito'y nasa versikulo 7. Sapagkat dahil sa pangalan, nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Yung mga alagad nung una, yumaon, nangangaral, wala silang kinuhang anuman sa mga hintil. Itong mga relihiyon ngayon, ano, lalo na yung nagpupunta sa mga palengke, walang patawad yan, kahit sino, hinihinga ng abuloy niyan . Itong nasa Biblia, hindi kumukuha ng anuman sa mga hintil. Ibig sabihin, yung mga hindi sumasampalataya, yung hindi nila kapanalig sa relihiyon. Ngayon, sana mapatunayan natin na ang isang relihiyon, kung kiniklaim niya na ginagamit niya ang Biblia as a tool for salvation, sana irespeto niya ang bawat sinasabi ng Biblia. Halimbawa, pupunayin ko ng isa si Mr. Ovidos. Sabi nila, pinaniniwalaan nila ang buong Biblia. Pero sila nagsasabi na yung sinabi ni Kristong impyerno, hindi raw talagang may impyerno, kundi yun daw ay libis ng hinom. Ano? Yun daw ay tapunan ng basura sa Jerusalem nung araw. Lumalabas sa kanila, walang parusa. Walang lalabas na walang parusa ang Diyos para sa mga tao. Ayan. Kay Mr. Ovidos, yung mga 144,000, yun yung pupunta sa langit, ano? Kay Mr. Valencia, kay Mr. Chua naman, wala daw pupunta sa langit ng mga anak ng Diyos na yung kanyang sinabi kanina, before Acts 28:28, ano? Diyan, nagkakaroon na ng conflicting ideas, ano? Kaya ako naman, kaya ako sinasabi ito, hindi para atakihin sila, no? Kundi para to spice up the show, no, Joseph, ano? Para magkaroon ng point of comparison ng ating mga kababayan. Na kaya ako naman sinasabi ito, ako nananalig na ako man, kung gumamit ng kasulatan, dun sa tama't walang dayang pamamaraan. Na pag sinabi ng Biblia, ipangaral niyong walang bayad, huwag mong pababayaran ng binyag. Kaya lahat ng nagpapabayad ng binyag, Antikristo yun. Ha? Pag sinabi ng Biblia, huwag kang magpapabayad ng aral, yung bang kasal ay aral? Di aral. O ba't nagpapabayad ka ng kasal? Di sa demonyo ka. Hindi ba yung nalalabas nun? Dahil yung kay Kristo, hindi nagpapabayad ng aral. Di ba? Okay, marami salamat. Kasi may tanong na po dito na sa paniniwala ba nila, kailangan bang sumama sa isang samahan ng pang-reliyon o hindi? Sa aking pong pananaw ay kailangan. Sapagkat
Kung ikaw naman ay naghahanap talaga ng katotohanan, sa maraming mga nagtuturo, okay, kami kanya-kanyang doktrina yan. So, okay, kailangan, pag nalaman mo doktrina nila, yun ang sasamahan okay, mo kung so gusto mo. Kailangan din. Kailangan okay, din. Mr. Chua, okay. So, susunod po, kailangan po ba o hindi? Kailangan po natin, sapagkat tayo po sa Hebreo 10:25, huwag okay po natin kalilimutan yung pagtitipon. Okay, diwan. Kailangan din para opo sa kanila. Kaya Mr. Abidos, kailangan po ba? Kailangan, sapagkat sabi sa Gawa 15:14, ang Diyos ay kumukuha okay ng isang bayan sa kanyang okay pangalan. O, kailangan. Brother Eli, kailangan po ba? Kailangan, kailangan, sapagkat alam mo, sabi doon sa 15:33 ng unang Korinto, okay, ang masamang kasama, sumisira ng maganda ugali. Kung makasama ay puro tulis at magnanakaw, okay, ay magiging tulis at okay magnanakaw. Okay, kailangan ka din. So, paano ninyo masasabi ngayon na yung samahan ninyo, eh yun talaga ang samahang sa Diyos na dapat samahan ng isang tao? Brother Eli, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon. Sa akin namang masasabi, ano, kasi ang tanong eh, naniniwala ba ako na itong samahan namin na kinaaniban ito ang dapat samahan ng tao? Ano? Gusto kong punahin si Mr. Valencia dahil sabi niya kanina, hindi yung samahan, kundi kung saan makakapulot siya ng mabuti, doon. Hindi kontradiksyon yun doon sa sinabi niya kailangan umanib sa kanilang samahan, ano? Dahil lalabas, walang dapat aniba, kundi dapat mamulot lang ng mamulot sa iba't ibang mga samahan. Yun ang lumalabas kay Mr. Valencia. Ngayon, ito naman binabasa sa hula ni Mr. Ovidos, na ang sabi dito ni Mr. Ovidos, ito raw nauukol sa kanila, itong Mikas 4:1 hanggang 4, o hanggang 5. Ang sabi dito sa Biblia, maraming mga bansa ang magsisiparoon sa kanila. Abe, sila Mr. Ovidos, baliktad. Sila ang pumaparoon sa mga bansa. Hindi tama sa kanila ito. Di ba? Magkaiba eh. Ang nakasulat sa hula, itong mga taong ito ang pupuntahan ng mga bansa. Presentable yung mga taong pupunta sa kanila. Pero si Mr. Ovidos, sila ang pumupunta sa mga bansa. Kaya hindi po pwede sila ito. O, pakinggan nyo mga kababayan. Dito po sa isang talata ng banal na kasulatan, ang talagang samahan na dapat nating samahan, gusto kong basahin itong unang Juan, o sa unang Tesalonica 2, at ang talata ay 13. Sapagkat kami nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, ay inyong tinanggap, hindi gaya ng salita ng tao, kundi sa makatidbagay ang salita ng Diyos, na inyong tinanggap hindi gaya ng salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Sapagkat kayo, mga kapatid, yung tumanggap ng salita ay naging nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus. Kaya po, lahat ng tatanggap nung aral na sinasabi sa Biblia, ang matatanggap niyang samahan, yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, hindi yung kay Lydia Serrano. Ha? Hindi yung kay Mr. Tayawal. Ha? Yung iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus. O, Mr. Miss Serrano, baka sabihin mo na naman ginagamit ko yung pangalan nyo. Nasa Biblia ito. Ha? Hindi ito yung inyo. Sapagkat kayo nasa Pilipinas, ang puno nyo, babae. Bawal ng Biblia yan, ang puno ng iglesia, babae. Unang Timoteo 2:11. Ngayon, ang sabi, yung tatanggap ng mga salita ng Diyos, sabi, naging katulad nung iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus. Kaya po, kami, nung tanggapin namin yung salita ng Diyos, umanib kami doon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Ngayon, mayroong mga pilosofo, ano naman ang papelis mo na tinanggap ka naman nung aniban mo yon? Sabi nila, no? Meron na pong papelis, nasa Biblia na nga ang papelis eh. Ano yung sabi ng Diyos? Sa bawat bansa, siya na gumagawa ng katwiran, gumagawa ng tama, at natatakot sa Diyos, katanggap-tanggap sa Kanya. Yes, 34-35 ng gawa ng mga apostol. Kaya sa bawat bansa, ano, meron tao, halimbawa. Paano daw ninyo mapapatunayan na kayo ang may karapatan na mangaral? Tigil isang minuto lang po. Galing ito kay Richard de la Cruz ng Iglesia ni Cristo. Tuyano. Ako po naniniwala na yung sinugo ng Diyos, may karunungan dala-dala. 21:13 hanggang 15 ng Lucas, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalangsang na inyong mga kaalit. Sa 3:34 ng Juan, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi namumulot.
nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya ang aral na maririnig mo sa kanya, hindi mo maririnig sa iba. Hindi siya namumulat sa iba. Meron siyang kanyang karunungan na daladala na hindi kayang tutulan ng kahit na sino sa kanyang kalit. 21:13-15 ng Lucas. Hindi kaya-gaya. Meron daw bang iglesyang kailangang dapat aniban? Iglesyang dapat aniban na? Lokal, wala. Pero kung... Meron po bang iglesyang dapat aniban? Yung iglesyang sinasabi ni Apostol Pablo after Acts 28. Okay, di meron tayong iglesyang dapat aniban. Mr. Valencia, meron po bang iglesyang dapat aniban? Meron po. Okay, Mr. Ovidos, may iglesia bang dapat aniban? Meron, yun yung kapulungan ng mga tunay sumasampalataya. Brother Eli, may iglesia po bang dapat aniban? Yung nasa unang Korinto 1:2, iglesia ng Diyos. Ang isa ko lang gustong ipapansin sa ating mga tagapakinig ngayon, ito pong aming pag-uusap na ito, maaaring magkaroon pa ito ng kasunod. Pero ang amin pong masasabi ganito, sa lahat ng mga nagsasalita ngayon, ang kailangan natin yung katalinuhan sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Huwag ho kayong papayag, mga kababayan, na ang sino man sa amin, mapaniwala kayo nung hindi sinasabi ng Biblia. Halimbawa, kagaya nung paniniwala ni Mr. Ovidos na ang sabi niya, yung pangalan daw na Jehovah, natitiyak daw nila yung kanilang itinuturo yung utos ng Diyos. Samantalang dito sa kanilang libro, ang sabi ganito, at ito po yung libro nilang nangangatwiran mula sa kasulatan, page 191. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Biro nyo, yung palang Jehovah na pinangangaral nila ngayon, yung pangalan na yon, hindi kilala ng mga sinauna, Hudyo o Kristiyano. Pati mga apostol, hindi kilala yung Jehovah. Sila lang may pangangaral nun ngayon. O kaya, lumalabas, para bang kung ating kukunin yung essence ni Mr. Sinasabi ni Mr. Ovidos, talagang tumutupad siyang maipangaral yung salita ng Diyos. Kaya lang, pinangangaral niya salita ng Diyos, moderno. Hindi yung dati na Yod-He-Vau-He. Na YHWH.